Sariwang-sariwang balita nga mga ka-O-Sports na si Jordan Clarkson na nga ang kinuwang bilang naturalized import ng Gilas Pilipinas sa paparating na World Cup this August. At nag-commit na nga daw itong si Clarkson at tumirma na ng kontrata para ma-secure ang spot niya sa 12-man lineup ng Gilas Pilipinas. Pero alam nyo bang naiyak daw pala itong si Justin Brownlee sa desisyon na ginawa nga ng SBP? Saan na mapupunta si Brownlee ngayon mga ka-O-Sports? At Ronde Hollis Jefferson, kinuha nga bilang naturalized import naman ng Jordan team. At handa na nga daw ito magdaro sa World Cup sa August. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka-O-Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi yung updated sa mga latest videos ko. Tara, at pag-usapan na natin yan mga ka-O-Sports. Official na ang sinabi ng SBP na si Jordan Clarkson na nga ang pinili nila para maging naturalized import ng Gilas. Kahit pa lumiit na nga daw ang chance na ang una para makuha nga si Clarkson dahil hindi raw magkasundo ang dalawang panig sa schedule na dapat makapag-practice kasama nga ang kuponan dahil sa conflict ng schedule nga ni Jordan Clarkson. Pero mabuti na nga lang at nagkasundo nung nakaraan lang na araw ng pagpuntangan ng ibang bansa ni Alpan Lillo. Nagkasundo na nga din daw ang panig ni Clarkson at tuluyan na ngang pumirma ng kontrata. Sa ngayon nga mga ka-O-Sports, inaantay na nga lang ang official statement ni Clarkson tungkol sa pag-commit niya sa Gilas ulit. Aasahan nga natin yung dating 6th man of the year at nag-a-average nga ng 20 points at 6 rebounds per game last season sa Utah Jazz. Yan din ang maaaring maambag niya nga sa Gilas. At for sure, hatak fans din niyan sa venue kapag maglalaro nga siya sa game. Knowing na mga kalidad na basketball player din ang mga kalaban niya sa World Cup. So dagdag market din niyan sa World Cup at Philippine basketball. Kaso ang tanong nga lang mga ka-O-Sports, enough kaya yung oras para makapag-practice nga si Clarkson kasama ang kanyang mga teammates? Kasi 3 weeks na lang ang mangyayari para makasama niya nga ang team at ma-familiarize ulit sa kampi niya, lalo na sa mga plays. Kaso mga ka-O-Sports, ano na nga ba ang mangyayari dito kay kabayan Justin Brownlee? Ayon nga sa isang source, nasa reserve list na nga daw itong si JB at handa nga daw siyang suportahan ang kanyang mga kampi kahit na all out nga daw siya at always present siya sa practice game ng Gilas dati. Rest assured na si Brownlee pa din naman daw magiging naturalized import ng Gilas sa mga darating na Asian Games. Pero ipaubaya na lang daw muna kay Clarkson ang World Cup dahil sa tingin nga ng Gilas, mas makakabuti nga kung si Clarkson ang kukuhain nila para maglaro dahil once in a lifetime nga lang na makakuha ng NBA player para maglaro nga sa Philippine team. Pero alam nyo ba mga ka-O-Sports, naluha daw pa lang itong si Brownlee sa nabalitaan niyang pagkuha nga kay Clarkson kaysa sa kanya. Kasi tulad nga ng sabi ko kanina, grabe yung dedication niya sa Gilas tapos ganun daw ang mangyari. Iba na din daw kasi yung nabuild niyang chemistry nito ni Brownlee kasama ng kanyang mga teammates at madali na lang sa kanya gumawa ng plays kasama ang kakampi niya dahil pamilyar na sila sa isa't isa. Sobrang dali na lang daw kasing i-approach ni JB dahil syempre matagal na nga siya dito sa Pilipinas at hindi na daw siya bago sa mga Pinoy. Kaya hindi daw maiwasan ni JB na maluha sa nabalitaan niya. Ito ay ayon sa isang source lang mga ka-O-Sports. Ganun pa man, respetuhin natin ang desisyon nga ng Gilas dahil ito sa tingin nila ang makakabuti nga para sa Philippine team. Dumako na tayo sa isang topic pa natin mga ka-O-Sports. Yung isang karibal din ng Philippine na Jordan team. Madami nga ang nagulat sa pagkuha sa former import ng TNT na si Ronde Hollis Jefferson. Kung maalala nyo mga ka-O-Sports, magandang ang pinakita ni RHJ sa unang stint niya sa PBA at nagbigay pa nga siya ng championship dito. Kaya dahil doon, nagustuhan nga ng Jordan ang playing style ni RHJ at tuluyan na nga siyang kinuha bilang naturalized import ng team. Isa nga din siya sa inaabangan dito sa World Cup mga ka-O-Sports. Dahil dati ding NBA player nga yan at madaming team nga din ang nagpapalakas ngayon dahil nga sa World Cup. Dahil minsan nga lang ito, so nag-all out talaga ang mga kuponan ngayon mga ka-O-Sports.
Isa nga din ang Jordan team sa nagpahirap nga dito sa Gilas Pilipinas noong last window. Kaya maganda nga din ang naging resulta ng huling laban nila. Kaso yun nga, nagiging fit kaya agad sa system nitong si RSJ kasama ang kanyang makakampi dito sa Jordan team sa paparating na World Cup? Yan din ang kailangan natin abangan mga ka-O-Sports. Makakalaban na din kasi kung sakasakali itong Jordan team at Philippine team na kung saan nagkatapat na nga dati sa PBA. Pero depende pa rin talaga yan mga ka-O-Sports. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo sa video na to. Hanggang sa susunod na lang ulit na video. Salamat at sa suporta sa aking channel. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye!